Hello everyone! Welcome to Atinor's Kitchen. Nakikita nyo ba kung gano'ng kasarap yung aking pares? Ay, ito to po yung nakikita nyo. Apakasarap naman talaga. Grabe, sarap. Usong-uso to ngayon. Kahit saan kanto ka pumunta ay meron. Sarap. Pinaghalong lechon kawali at saka si charong bulaklak yung ating pares. At eto nga yung kapares, garlic java rice. San ka pa? Malasa na yung java rice. Malasa pa yung aking pares. Hindi po ako nagtitinda, piniflex ko lang. At saka ginawan ko na rin ang video para makita nyo kung paano ko ginawa itong lechon kawali at si charong bulaklak pares. Bagay na bagay talaga sila. Wala na nga akong naabot ang bulaklak kaya isang buo na yung binili ko at tinanggal ko na lang itong pinakabituka. Pinakuluan ko lang to sa paminta, bawang, sibuyas, luya, asin at magic sarap. Pinakuluan ko lang to for 20 minutes, then hinango ko at pinalamig. Then nilagay ko sa ref overnight para matuyo at para hindi matilamsik pag pinirito ko. At heto na nga kinabukasan, gagawa na ako ng soup. Nag-fry lang ako ng bawang, sibuyas dito sa aking medium saucepan. Nag-add din ako ng white part ng leeks, one star anise. Isa lang yung nilagay ko kasi medyo matapang yung lasa niyan. Stir fry ko lang sandali. Meron nga pala akong tira-tirang liver spread, ilalagay ko na. Optional lang yan, pero ang laki din ng ikinasarap na aking sauce nung nilagyan ko niyan. Stir fry lang sandali, then add 1 beef cube. At maglagay lang tayo ng 4 cups ng water. At titimplahan ko na ng ground black pepper, soy sauce, magic sarap. Haluin lang at takpan, then pakuluan natin para lumabas yung lasa ng mga ingredients na inilagay ko. Mag-a-add din ako ng oyster sauce, tsaka ko ulit tatakpan at pakuluan ko kahit mga 5 minutes lang. Then, mag-a-add na ako ng pampalapot. Naglagay lang ako ng water dito sa cornstarch. Nasa sa inyo na kung gaano kalapot or kalabnaw nyo gusto. Ayoko nang masyadong malapot. Okay na sa akin yung ganitong consistency ng aking soup. At bago ko nga pala makalimutan ay mag-a-add lang ako ng sliced ginger, 1/2 tablespoon brown sugar. Then simmer ko ulit ng mga 5 minutes para lumabas yung lasa ng luya. Titikman ko muna kung okay na yung lasa para ma-i-adjust ko. So okay na, tamang-tama lang. Ngayon, ipa-fry ko na yung aking si charong bulaklak at saka yung liempo. Sobrang dami ng mantika nitong si charong bulaklak. Bali, i-double fry ko ito. Tutustahin ko talaga dahil ayokong kumain ng sobrang daming mantika. At hahanguin ko muna to, i-rest ko ng 5 minutes at saka ko uli. I-double fry mamaya, pati itong liempo. Ayan, golden na yung kulay niya. I-rest ko lang din ng 5 minutes. At pagkaraan ng 5 minutes ay i-double fry ko na hanggang sa mag-golden brown. Ang dami talaga nang nadagdag sa mantika ko dahil sobrang daming mantika yung inirelease ng si charong bulaklak at saka nung liempo. Tamang-tama lang yan. Tostado na yung aking liempo at saka yung si charong bulaklak. Hindi talaga kami mahilig sa mga oiling pagkain. Natakam lang talaga ako sa nakikita ko na dumadaan sa aking wall. Kesa pumili ako ng pagkahaba-haba ay gumawa na lang ako ng sarili kong pares. Sobrang lutong. Ayan, naririnig nyo ba kung gaano ka lutong habang hinihiwa ko? Ang sarap. Yan, isang piraso lang yan dahil walang kumakain ng taba dito, kundi ako lang ang nagtsatsaga. Pero paminsan-minsan lang yan dahil mahirap na, baka hindi na ako tumanda. Lalo na itong si charong bulaklak. Itinapon ko nga pala yung pinagpakuluan nito dahil sobrang daming mantika talaga. Ayokong mahigop yung ganong karaming mantika. Hinay-hinay lang dapat yung pagkain nito. At hindi nga lang pala sa rice ko ipinaris ito, kundi dito rin sa aking noodles. Kaya hahatiin ko itong laman, isa sa rice, tapos yung natitira ay para sa noodles naman. Ang sarap naman talagang papakain itong si charong bulaklak ko, tapos isausaw sa suka. Okay, pagkatapos niyan ay lalagyan ko na ng mainit na sabaw. Malasang malasa yung pagkakagawa ko sa aking soup. At lalo pang sumarap nung hinalo ko dito sa aking lechon kawali at saka si charong bulaklak. Ayan, ganyang kalabnaw lang na sabaw yung gusto ko. Ayoko ng sobrang lapot. At para lalong sumarap ay lagyan natin ng crispy fried garlic at saka ng spring onion. Dadagdagan ko rin ito dahil malasa ito sa soup. At para medyo merong sipa yung ating soup ay lalagyan ko ng chili garlic oil. Ayan,
Medyo dadagdagan ko para malakas ang sipa. Yung pinagpapawisan ka sa pagkain. Ayan na, ready na yung ating pares. Haluin lang natin para magkasama-sama yung ating pampalasang inad dito sa aking soup. Sarap nitong higupin habang mainit-init pa. Try naman natin dito sa aking Java rice. Okay, ilalagay ko na dito sa noodles yung natitira kong liempo at saka yung sicharong bulaklak. Bali, ito yung tatanghalian ko, yung noodles, dahil mas gusto ko talaga yung noodles. Mahilig kasi ako dito. So, pag may noodle soup, ay nilalagyan ko talaga yan ng gulay. Naglagay lang ako ng pechay bagyo, hiniwa ko lang ng maninipis. Hilaw pa yon. Pero dahil sa sobrang init ng sabaw, ay maluluto na rin yan dyan. Lalagyan ko rin ng fried garlic at saka ng spring onion. At maglalagay din ako ng chili garlic oil. Yan, bagay na bagay yan dito sa aking noodles. Look at that! Patakam-takam na talaga. Okay, halu-haluin ko lang din para lumasa sa sabaw yung aking mga nilagay na pampasarap. Yan, solve na ako dito para sa tanghalian ko. Ang sarap din itong noodles. Okay, enjoy and thank you for watching.